mga idol at kabayan, good news! Mga scientist ng Pilipinas papunta na ng Pag-Asa Island. Ngayong araw naglayag sila sakay ng MY Panata. Kinumpirma din ng UP Marine Science Institute na maliban sa 7 research vessel na meron tayo ngayon at meron pang 4 na binili ang Pilipinas. Wow! Eto pa, dagdag puwersa sa Pag-Asa Island, nagpadala ng mga tauhan mula sa Special Action Force ng Philippine National Police upang magbantay, magpatrol at magpatupad ng batas sa nasabing lugar. Kabilang na dito ang mga illegal na pangisda at smuggling. Yan naman pala, kaya naman pala nating gawin ito dapat noon pa. Sana hindi na nakaporma ang mga dayuhang bansa tulad ng China at Vietnam sa mga teritoryong ating nasasakupan. Ito ang balitang ating pag-uusapan sa araw na ito. I-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito. Promise! Isang pangkat ng mga scientist mula sa UP Marine Science Institute ang nagsimula ng maglayag sa Pag-Asa Island sa West Philippine Sea ngayong araw. Ilalayo nilang ayusin ang Pag-Asa Island Research Station at palawakin ang oceanographic at biodiversity. Sakay sila ng MY Panata at tatagal ang kanilang expedition ng halos 20 araw. Nice! Kampante na mga scientist ng Pilipinas na ipagpatuloy ang pag-aaral, pagtuklas ng mga kayamanan natin sa karagatan ng West Philippine Sea. Kinumpirma ng UP Marine Science Institute na maliban pa sa 7 research vessel na meron ang Pilipinas, kasalukuyang bumili pa ang bansa ng karagdagang 4 pa. Aantabayan na natin ang mga susunod na update. Eto pa, nagpadala ng karagdagang puwersa ang pamahalaan sa West Philippine Sea. Kasunod ng pagdating ng 8 mga tauhan mula sa 2nd Special Operations Unit ng Philippine National Police Maritime Group upang magtayo ng Maritime Police Station sa Pag-Asa Island sa Kalayaan, Palawan. Bahagi rin ito ng pagsugpo ng pamahalaan sa ilegal na pangiisda at smuggling ng ilegal na droga na inilalagay sa foreign vessel na dumadaan sa territorial waters ng bansa. Palalakasin din ng Municipality of Kalayaan, Palawan, West Philippine Sea Maritime Police Station, Pag-Asa Island ang pagsisikap ng pambansang pamahalaan na magpataw ng soberanya sa loob ng territorial sea ng Pag-Asa Island at mga karapatan sa soberanya sa exclusive economic zone ng bansa sa West Philippine Sea. Makikilawak rin ang unit sa regular na pagpatrol ng Philippine Navy sa West Philippine Sea upang obserbahan at tumulong sa nasabing regular na operasyon. O diba, pag gusto natin may paraan, dahil kung ginawa ito ng mga nakaraang administrasyon, siguradong mas mahihirapan ang China at Vietnam na makapasok sa katubigan ng Pilipinas. Ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard na pinamumunuan ni Coast Guard Lieutenant Junior Grade Elwin Madridano ay malugod na tinanggap ang mga miyembro ng Philippine National Police Maritime Group na pinamumunuan ni Police Major Marlon Melendez na bumisita sa Coast Guard Station Kalayaan sa Pag-Asa Island, Palawan. Ang Philippine Coast Guard at Philippine National Police Maritime Group ay nagpahayag ng kanilang pangako na pag-usayin ang mga operasyon sa seguridad sa dagat at makikipagtulungan sa mga pagpatrol ng dagat upang matiyak ang ligtas at malinis na maritime domain sa Kalayaan Island Group. Wow! Sana tuloy-tuloy pa rin ito. Matapos man ang termino ng mga kasalukuyang leader ng ating bansa, dapat ipagpatuloy natin ang ganitong mga hakbang upang ipaalam natin sa buong mundo, lalo na sa China at Vietnam, na pinaninindigan natin na tayo ang may karapatan sa West Philippine Sea, hindi sila. Atin to at ipaglalaban natin ito. Maraming salamat ang tagahatid ng balita, Good News Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas.